Xander, hindi sumipot. Supot? Ako si Doggy Views. Will! Dota at Mobile Legends sa Palarong Pambansa. Pirated showing ng Avengers sa Zamboanga del Norte. Ni Avenger! Masa yung mga cancer, ako nga pala si Mocha Frappuccino para maganda na legit fake news! So ngayon, simulan na natin na so siguro alam nyo naman na yung drama at kasiyahan sa Mobile Legends ngayon nung nagsimula kay Xander Ford at kay AKOSIDOGIE, yung mga Mobile Legends streamers para magkaroon ng charity stream or charity fight para sa viewers, para sa entertainment. Kaso, hindi sumipot ang team ni Xander Ford. Well, as of now, sinasabi naman nila na magkakaroon naman in the future. Kaya yun nga lang, ang dami nag-antay at halos umabot ng 300,000 live viewers si AKOSIDOGIE sa kanyang Facebook stream. Pinost ito ng Rumble Royale page yung AKOSIDOGIE beats top Twitch streamer on the highest peak viewership in the last 30 days. Naiintindihan ko yung intensyon ng Rumble Royale since they are a gaming channel, so they want to support local. Ang medyo kinalungkot ko lang dito ay hindi magandang comparison ng Facebook sa Twitch. Unang-una, mas accessible ang Facebook in general. Diba, ang una mo chine-check sa umaga is Facebook kasi nandun yung mga friends mo, nandun yung mga groups mo, nandun yung mga gusto mong pina-follow na mga pages. Kumbaga, hindi ka talaga nasa Facebook para manood ng stream. Pero dahil in-incorporate ng Facebook ang streaming, is nasisiksik nila organically yung mga streams sa daily surfing mo. Makikita mo doon kung gaano kadali ma-access yung mga streams. Diba, nag-notif pa nga minsan. Ako, nakakailang block na ako ng mga biglang nagsistream as nanonotify ako para dahil meron ng way para kumita sa Facebook through streaming, dumadami ang nagsa-stream ngayon. Wala namang mali doon, kanya-kanya, parang kumita, di ba, kailangan natin yan eh. Yung good intention ng Rumble Royale, nalagpasan yung maling execution nila. Wala naman akong something kaya ako si Doggy, support local nga tayo, di ba, kaya nga tayo nag-feature ng mga memes ng mga topics sa Pilipinas. Pero yung ganito, nagbubuka kasi parang namamalimos tayo ng recognition. Naiintindihan ako, live, wow, di ba, mahirap yan, di ba, hindi yan nagagawa ng isang normal na streamer lang. Sana naghanap na lang sila ng mga streamer sa Facebook din. Para makita natin yung okay, talagang karapat dapat na maging proud tayo sa nagawa ni AKOSIDOGIE. Kaso yun nga, di ba mas mafe-feel mo eh. Mas mafe-feel mo yung pinaghirapan niya eh. Mas mafe-feel mo kung talagang tinapat siya sa mga talagang magandang comparison for a Facebook viewer. Alam ko yung iba dyan, hindi na maalaman Twitch. Ang basehan sa Twitch is not views. It's more on the paying subscribers. Yung kaya rin, ilang dollars a month, yun ang basehan ng strength ng isang streamer sa Twitch. Kasi kailangan mong puntahan ng Twitch. Ang Twitch is another whole website na hindi naka-incorporate sa Facebook. Diba? Lahat yun, sinisiksik na sa Facebook, diba? Parang ginagambang ang Facebook na iba't ibang feature. May dating na. Diba? May streaming na. Nagmumukha na nga YouTube ang Facebook, eh, diba? Alis na ba ako ng YouTube, ha? Ayaw mo na ba ako, Google? Ha? Ayaw mo na? Ay, de-demonetize mo pa ba ako? Gusto mo na pumunta kayo dito, Mark Zuckerberg? So, simulat sa poll, hindi lang magandang comparison na ginawa nilang Twitch sa Facebook. Kumbaga, kung isa akong piso netboy, hindi ako pupunta ng comp shop para manood ng isang streamer kasi bayad yung oras mo, eh. Ang Twitch is more of a luxury sa mga taong may computer na sa bahay, yung mga kayang yung kayang iwanan yung kanilang computer na bukas para manood, walang magawa. Ang Facebook is more on the go. Oh, hala, katawa to, Bieber na to, heads. Biglang, pinag-stream pala, parori ko nga saglit. After mga 1 to 2 minutes, okay, ayoko na, alis na ako. Yung ganun, ang Twitch parang inaabangan mo, eh. May oras ka. 8 PM nagla-live yung aking favorite streamer. Okay, waga, ready na, tututbrush na ako, mag-jala na ako, maliligo na ako. Tapos, pumupo ako at manonood ako ng stream ng aking favorite na streamer. Congrats pa rin, kasi mahirap pa rin naman yung ginawa ni AKOSIDOGIE. Medyo mali na yung execution dito ng page ng Rumble Royale. Hopefully, pag talagang na-reach na ni AKOSIDOGIE yung mga matataas sa viewership, sana ibigay niyo yung magandang comparison. Alam ko naman na hindi naman to planado ni AKOSIDOGIE. Gawa to ng isang page. Hindi naman siya mismo yung gumawa nitong post na to. Pwede mo pang i-share yung Facebook stream sa Facebook at maganda yung box, di ba, malaki. Pag nag-share ka ng YouTube, yung maliit lang na icon na hindi mo pa pwede mismo i-play sa kanilang mismong platform dahil gusto ng Facebook sa Facebook ka manood, hindi sa ibang site. So, mas mahirap ikalat sa Facebook where most people already are, di ba? English na ako. Talagang mas madali sa Facebook magpa-views compared sa ibang mga site. Lalo na pag sa Facebook, chichi lang mga tao. Pag mas matagal sila sa Facebook, mas marami silang ads na pwede pakita doon kaysa pag sa iba nilang site na nilagay at ibang kumpanya ang kumita sa viewership.
maganda lang i-clarify natin to para in the future, eh, alam na natin ang ating gagawin. Sunod na balitang ina. Balitang-balita ang Dota Mobile Legends ay isasama na daw ng DepEd sa mga palarong pambansa. Alam nyo naman na magkakaroon ng Southeast Asian Games na dito mismo gaganapin sa Pilipinas. At may mga online games na naisama na meron mismo, meron kumukuha medal. Isipin mo, sa paglalaro mo ng isang online game, meron ka maipagmamalaki sa magulang mo. Diba na, hey, kaka-computer mo yan! Kaka-computer mo yan! Kaka-computer mo yan! Meron ako ilang libong dolyari sa iba pa sa Southeast Asian Games. So ngayon, maglagay na rin tayo ng mga online games sa paating palarong pambansa. Mabuti itong direksyon kasi maraming naglalaro ng Mobile Legends, maraming naglalaro ng MOBA in general that nagbibigay ng mga international fans, nagbibigay yan ng mga komunidad, gumagawa yan ng mga bagong pagkakakitaan, nagbibigay ng mga bagong trabaho. All in all, nagbibigay ng magandang dagdag ekonomiya sa Pilipinas. Mapaayaw mo man o hindi, eh nakakatulong yan sa pangkabuuang kinikita ng ating bansa. Pwede siya maging daan para sa mga iba't ibang sponsorship na magpapaikot ng pera sa Pilipinas. Alam ko nanginginig yung mga nanay dyan na huwag mo ganun sa anak ko, naku, hindi siya mag-aaral. Siyempre may balance yan. Hindi naman, hindi naman ibig sabihin nung lahat pupunta na dun eh. Meron naman niya mga kompetisyon na lalabas yung mga magagaling at yung mga karapat dapat lang na kumita na malaki sa mga larong mga ipapasok sa mga ganyan. Ang ano ng palarong pambansa, ang goal naman ito eh, na mas mapapakita sa wider audience at makukonsumo at makikita ng mga iba't ibang tao. Exponentially lalaki hanggang maging isang normal na siya. Normal na level ng mga nilalaro dito sa Pilipinas na merong prize pool, may mga medals, mayroong mga history. Maganda yung maganda siyang panibar dahil di ba nasa modern age na tayo, kailangan na natin mag-adapt. Kung hindi, maiiwan tayo ng mga bansa na matagal na nilang tinatangkilik yung mga ganitong online games. Diba? Sayang eh, isa tong avenue na gusto natin pitasin eh. Kasi yung mga matatanda na hindi maka-move on o hindi makapag-adapt, eh kasama silang mabubulok sa nakaraan. Hindi naman nangyari sa Nokia, di ba? Hindi sila makapag-adapt. Ang ganda sana ng kanilang branding na hindi nasisira, pero di ba binili sila ng ibang kumpanya at yun, hindi sila nakapag-adapt. Diba yun yung mga kailangan mong to grow into kung gusto nating seryosohin ng online games dito sa Pilipinas. So it is a work in progress, pero this is a maganda tong hakbang paharap para maipasok to sa ating dugo. Diba? Sayang yung pera, isipin mo. Yung TNC nga, na Dota team, 6th place lang sila doon sa dating international Dota tournament. Pero million na yung equivalent in peso. Dollars yun. Pero isipin mo, 6th place, paano ko na first place na natin yun? Baka pwede na natin bilhin ang soberanya natin di sa China. So, sunod na balitang ina. Balitang-balita, mayroong isang Philippine TV channel na nag-air ng pirated the copy ng Avengers. Wow! Talagang pinapakita natin ang ating pagiging probinsya. Very good kayo dyan. So, one day after ng premiere, pangit eh, maraming ads. Siyempre, pangit yung kopya kasi alam mo naman, pirated, di ba, mga pirata. Ngayon, ay kinakasuhan sila ng local movie house teatro de Dapitan. Pero wala pang sinasabi ang Orient Cable dito, yung mismo nag-air ng show. Tapos doon, nung napagsabihan sila, iniba na nila yung nag-air doon sa kanilang show. Ang kanilang nilagay ay Captain Barbell. Tamang buhat lang ng problema. Ay, nako. Pag ganito, mabilis tayo mga Pilipino. Very good kayo dyan. Pilipino Master Race nga naman. Sunod na balitang ina. Balitang balita. Meron inilabas ang Marvel na comic. So, yung basahin muna natin saglit. North Pacific, Pearl Pangan. Ay, yung bagong ano, yung bagong hero. AKA Wave, home base, Cebu, see? Wait, this is Triumph Divisions. What are you doing? There's something wrong. Something in the water. That would be your 5,000 miles out of our jurisdiction. Now come back before... What? Wave! Your territory is the Philippine Sea. What are you doing out here? Leiling, aka Aero, home base, Shanghai! Nako po! No, Shanghai roll, masarap yan. Who are you to us, Aero? These are Chinese models. What? Oh! 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 Binigyan ng shade ng Marvel ang China. Sadly, halos hindi to maintindihan ng mga Chinese kasi medyo mas focus sila sa kanilang lengguwahe. Pero tamang palo ka.
palo ka kay Marvel. Buti pa si Marvel ipinaglalaban ng ating mga tubig. At napakaganda nga intro na ito yung isa sa mga bagong Marvel superheroes na Filipina, di ba? Si Pearl pa nga. Bago nga sulot ang pera sa silanganan ni Pearl ng China, pinapakita niya na hindi tayo ganun-ganun lang. Diba, maraming salamat sa Marvel. Para niya lang pinapakita na alam nila nangyayari sa ating bansa. And mabuti to na hindi tayo parang nako-corner lang at kumbaga lahat ng bansa ay nakatingin sa atin. Na totoo lang, kailangan natin yung kasi wala talaga tayong laban eh. Maganda na may mga tito tayo na nakatingin sa atin na handa tayong hawakan kung kinakailan. Pati ba naman dagat natin ay pinipirata na? Sunod na balitang ina, balitang balita, naghahanap na Star Cinema ng mga bago. Darna! Yan ang mga pinaka-importante sa lahat, diba? Mas invested pa tayo pumili ng bagong Darna kesa sa mas nararapat na mga senador, diba? Mga basura nilang campaign na sobrang sukot. Mga paabot-abot na 500 dyan. Ito ang isang bato na hindi ko kailangan lunukin. Ding! Kailangan ni Sirosoin ang ating mga iboboto ngayong darating na eleksyon. Parang awa nyo na. Sumukot. Isayaw na lang natin ang budot sa kabubuan sa Pilipinas. Sunod na balitang ina, balitang balita, pagod na ako sa laro. Diba, buti pa si Baron Geisler. Nagbagong buhay na, natuto na sa kanyang kamalian. Very good sa'yo. Basta wag ka lang pagod sa larong Mobile Legends. Nako Baron, napakadali ng views dyan. Onting effort lang. Nako, magta-trending ka. Nasaan yung pu**er ang complainant? Yung hindi mo mahanap yung complainant, pero nahanap mo naman ang iyong forever. Very good sa'yo, Baron Geisler. Sana marami natuto sa'yo. Kahit binubugbog na tayo ng mga netizens. Nako, ang sakit na opinion ng iba. Ouchie. At tumayo ka muli at natuto. At ipinakita mo na kaya mo magbago, diba? Kaya ang Pilipinas din matuto sa kanya, diba? Nasaan ang pu**er ng West Philippine Sea? Hindi ko na alam sa papunta itong mga pinagsasabi ko. So ako ulit si Mocha Frappuccino, nag-isa legit fake news host sa Pilipinas. So syempre yung gusto ko palaroin kay Mobile Legends, 20k likes, nato 13k likes, natatakot na ako. Baka sabihin nyo iniiwasan ko kayo. Sabi ba, kung mapapaabot nyo, okay lang, wala problema sa akin. Mocha Frappuccino, out.